So hi everyone, of course, this is another new vlog here on my Pops Fernandez YouTube channel. So, ano na nga ba ang bago ngayon? What is poppin'? Well, what's poppin' is that for the very first time here on my YouTube channel, I get to guest the one and only, not just a best actress as a child star, pero best actress then when she actually matured na. Please welcome the one and only Snooki Serna. Yeah. Hello, Snooks. Cookie ang tawag sa kanya, syempre. Kasi mga close sa akin, Cookie. Cookie, yan po ang nickname niya. So si Cookie, para po sa hindi nakakaalam, meron na rin po siyang YouTube channel. As a matter of fact, nung nalaman ko, aba, meron na rin YouTube channel si Snooki Serna. Bakit hindi? Because madami sa iyong mga friends and of course sa iyong mga fans na miss ka. So this is our way of actually seeing you again. And this is my way too of trying to connect with them again. Kasi na-miss natin sila for the longest time. The Snooki Serna channel po, Segway Pops, if I may. Every Friday po ito, friends, panoorin niyo po please ang aming vlog. Please support us as you are supporting Miss Pops Fernandez channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating nag-iisang concert queen, Pops Fernandez. Thank you, Cookie. Oh, mamaya malalaman natin ano ba mga bago-bago aside from our YouTube channel. But in the meantime, let's go back in time, okay? So para dun sa mga bagets, ang Snooki Serna po, like I said, started as a child actress. Hindi lang basta-basta child actress, but an award-winning child actress. Ayan. Ikwento mo sa amin, magbigay ka ng konting kwento kung ano bang pelikula to, ano yung mga most memorable mo na nangyari during this movie. You started at what age? I started at 3 years old. 3 years old? Ang una kong tanong, pag nag-start ka ng 3 years old, paano mo na memorize yung mga lines mo at 3 years old? Pops, ito, matatawa ka. Nung baby ako, kasi I was born premature, I died on the operating table for 10 minutes. You died? Yes. Binigyan na ako ng extreme unction ng priest, tapos umiyak ako. Kaya ang name ko naging Maria Milagros. Kasi oh, that's really a miracle. I'm like, 10 minutes? 10 minutes. Now, akala ng mga parents ko baka na brain damage ako because year and a half old, hindi ako nagsasalita. Oh, wow. But what they did smartly was put a radio over my head. Nakikinig na ako ng mga, hindi ko alam yun, subconsciously, baby me, was listening to mga news, ganyan, not music, but people talking. Talking, yes. Uh-oh. Nagulat sila, I kid you not, at 2 years old, or yeah, a year and a half, medyo nag-mom, papa, 2 years old, nagsalita ako, hindi maniniwala si direct mom nito, hindi exaggerated. Sentences, phrase, paragraphs. Nagsalita ako ng buo. Sabi nga nila, na-possess ako, kasi bakit ako nagsalita na ng buo? Mm-mm-mm. Tapos at 2 and a half, 3, ang gusto ng mami at daddy ko niyan, si Tita Ede, nag-alaga sa akin until now, so nag-aalaga pa rin at 85. Pag may mga billboards, oh, what's that? Read that. Natuto ako magbasa. So she really is a miracle baby. Kasi not only did she, hindi lang nabuhay ka at you took your first breath after 10 minutes. So at the age of 3, nakaka-memorize ka na talaga. Thankfully. So wow. I would read my lines and someone would read it also for me. Hindi naman yung tinuturuan pa rin naman din ako talaga makabasa ng buong buo. I'm really shocked because I didn't know about this side of Snooki, no? So, okay, our first movie that we're flashing, tell us the title, and this is your very first movie. Yes, this is very memorable to me. Wanted Perfect Mother. Ako yung role ko dito, si Nyeren. Ang nangyari dito, Pops,
si mami ko, tinawagan ni Karina Afable, who was her best friend. And then, na-overhear ko na naghahanap ng batang artista. I asked my mommy if I could join. Ayaw niya. You were only three at this time. Alam ko na, ang gusto ko maging artista, gusto ko umarte. Long story short, eventually I got to go to the audition with my tita Eden, partner in crime ko siya. I was one of the last na pinapunta nila sa office to have the interview with Tito Lino Broca, Aling Liling Blas, and Aling Toreng. Mga may-ari sila ng LBN Productions, Lea Productions, noong araw, Lea Productions before. Anong nangyari? Tinanong lang ako ni Tito Lino. Sabi niya, what do you want to be when you grow up? Sabi ko, I want to act and act and act. And thank God, after that, nagulat kami, may call slip na. Na dumating after a week or so. Kasi siguro bibang-biba ka, bata ka pa lang, girl. Parang na-feel na siguro yung hunger ko na you want to I wanted to act and act. Wow, okay, at the age of three, and Wanted Perfect Mother was your launching movie. I got nominated for Best Child Actress. Kiro mo, 3 years old, first attempt, na-nominate ka agad siya. Italo siya. Welcome na ba siya at tulad ni Mami? Ay, nako! I won. Tita Lucia, kasi kung pangit siya, ikaw na lang. Oh, wow. Pops, alam ko na kung ba't ako nanominate. Nahulog ako sa agdanan. Totoo yun na nahulog ka talaga. May konting tilampik na nangyaring na ano. Pero I picked myself up para wala nangyari. Di ba kayong bata yan, humagultol na. Kinareer ko yung pagka medyo na-tumbling ako sa stairs. I think that was it, kaya sila parang na-impress. Kasi nga, at the age of three, professional rin po siya. Aside from that falling down, no? Ano pa yung iba mong unforgettable moments? Was it like working with the Lino Broca? I will never forget that he treated me like a little princess. Pagka may mga times na nafe-feel ni Tito Lino na ako'y pagod na, sasabihin niya sa makeup artist ang pangalan ay sumalangit na Tito Dading. Sabi niya, Dading, retouch. So, i-retouch si Snooki, nakahiga ako noon sa divan. Kasi mayaman yung family namin in the movie. Higa ako doon, retouch ako ni Tita Dading. Ayun ang parang break time ko muna. Pag nakikita, pagod na ako, oh, what do you want to do? I want to swim, Tito Lino. Papaswim muna nila ako. Siyempre, ibigay ang gusto niyong bagets. Bakit hindi? Pero that time, alam mo na na, work talaga to. Yes. Hindi ko siya ever naisip na playtime. No. Parang bata pa lang si Snooki, alam na natin na magiging superstar siya in this. Kasi yun, di ba? These are traits of somebody who desires being in showbiz and an actress talaga. O yung susunod na pelikula, ang cute-cute mo naman dyan, girl. That's how I remember you. Nanalo ako dito ng aking first Best Child Actress Award. This was in 1972. So after 4 or 5 years, ito na, nanalo ka na ng Best Award. Child Actress. Nangyari pa nga dyan, Paps, hindi ako nag-attend. Because? Parang a little birdie told us na hindi naman mananalo si Snooki. Nung nalaman mo na nanalo ka, ano bang feeling ng nananalo ng isang 7 or 8 year old kid? Alam mo, Paps, totoo lang. Parang bang elated na ako at the time noon. And ang feeling ko parang I did my job very well. Kasi ang katotohanan, nung ginawa ko yung movie na yon, medyo offbeat yung character ko. And naughty little girl na ano. Sabi ko, baka hindi maganda yung pagkakaportray ko. Tapos nung nanalo, talagang sabi ko sa'yo, yung fulfillment ko, may feeling fulfillment of an actor na ako at age of 7. Yeah. Aside from you being elated and super happy, mas, syempre, ang mga parents mas happy. Ano naman ang binigay ng parents mo nung nanalo ka? Parang, ang pagkakaalala ko, teka, binigyan ako ng dog. Dog? Si Rocky pa ang pangalan. What kind of dog? Japanese Spitz, if I remember right. It is so hard to be an actress or an actor pag bata ka because syempre hindi mo matatanggal na meron ka moods, pagod ka. Ikaw ba yung tipo na may mga tantrums, and if you did have any, paano ka nila binabalik sa kondisyon? Ang sabi nila, I get different opinions eh.
May mga nagsasabi na, alam mo, nung bata ka, di ba ka? May mga iba naman nagsasabi, nung bata ka, akala namin mamamatay ka ng maaga kasi ang bait-bait mo. Bakit naman mamamatay ng maaga? Ako-confused din ako, hindi ko rin alam. Baka I'm a little of both. Depende kung ano yung trabaho. But as a child actress, did you ever feel na, noong una, excited ka pero ayoko na, pagod na ako. I don't wanna do this anymore. Nako, Pops, ang daming instances. I put too much responsibility on my shoulders. At such a young age, yeah. No? Sobrang bata. So parang na-burnout ako, Pops, talaga. Ano, ilang taon ka nung na-feel mo na burnt out ka na? Honestly, siguro mga 9. Kasi nga, you started so young. And then, when that happened, kasi di ba, from being a child actress, nawala ka eh. Medyo hindi ka namin nakita. Pero nung bumalik ka naman, aba, yan na ba si Snooki? Ang ganda-ganda naman niya. After nanalo ako ng movie, nag-quit ako doon to pursue my studies, to finish grade 6. And then bumalik ka, teenager. Tapos I went to school for high school. And then, bumalik ako nung 14 ako, going 14. Oh, itong pelikula naman na to. Ay, nako, ito si anak ni Waray versus anak ni Biday. So, yung una is you and Maricel. In 1984, I played the role of si Ilocana. Ang bida kasi dyan talaga yung mga parents namin. Dahil, originally, meron talagang Waray and Biday, which is Gloria Romero, tama ba? Yes. And... very right, Nida Blanca. Nida Blanca. Hmm. Yun ang original. Yun ang original. Tapos kami yung mga daughters nila. But magandang then, concept. Di ba ang ganda ng concept, Pops? And if I may say, ang saya ng shooting namin ito. How did you switch? Was it easy for you to be a child star, tapos all of a sudden, naging absent ka, and then yung role mo, all of a sudden, teen star ka na, teenage actress ka na? It was not an easy thing. I was so conscious of myself, the way I look. You're so pretty. Ngayon na siguro ako nagkakaroon ng confidence about the beauty. But noon, parang napaka-alakas ng inferiority complex ko. At that point in time, when I was younger, most especially. So, naku, sabi ko, oh, ayoko yata ang tanggapin. But then, nanaig yung love ko sa pag-arte. At saka yung time na yun kasi, separated yung parents ko at the time. Parang I also wanted to help out. So yun yung driving force. Yun ang mga driving force ko. But how did you keep yourself fit then? You were really so fit. Pops, I would go to the gym 3 times a day. No joke, may shape pa tayo noon. Oh. Yan, pumupunta ako sa may ultra. Tapos, meron pa akong instructress. Pupunta pa sa bahay. Ah, kasi ang sexy ni Snooki. Ikaw si... ako si Strangers in Paradise, si Moana. Si Mabauta, ikaw yun. Di ba? Siyempre, naalala ko si Tom Mabauta. Sorry, girl. At saka, ikaw yata yung... isa sa hindi na-afraid mag two-piece, ikaw yun. It was such a big deal dati, alam mo naman, pero dahil conservative. Because nahiya ka. Kasi nahiya ako. Ang sexy mo. Ikaw si Brooke Shields, yan. Brooke Shields of the Philippines. Naalala ko yan. Basically, kasi conservative ako. And even naman my parents are. Kaya lang sabi ni Mommy at ni Mother Lily, hindi magandang titignan ikaw sa pagkapayat mo na para kang si Olive Oil. Pupunta ka sa beach na naka-bathing suit kang one piece, walang korte ang katawan. So ipakita ng korte ang katawan para makita ang korte. And thus, the birth of my bikini. Ay, sexy naman talaga. Bikini era. Ganda-ganda, di ba? Nag-Hawaii pa kayo, oo. Brooke Shields of the Philippines. May reason naman kung bakit ka pina-two-piece ni Mother Lily. Ikaw rin, di ba, si Magic Camison? Yes. Ikaw rin yun, yes. Di ba? Kami-kami ni Ate Alma, si Dina Bonneville. Tapos sa'yo? Marami pa. Pero ako, isa sa mga nakasuot ng Magic Camison. Am I right to say that ikaw yung hinohon ng Regal then to be a sexy actress? Mm-hmm. Yes. Ikaw yun, di ba? Oo, isa ako dun sa mga... gusto nilang gawing matured, sexy, nymphette. Pero si Bluesang Itim Magic Camison, sobrang hit yon, di ba? Thankfully, Pops, buti na lang kasi yun ang gusto ko. I've always loved watching fantasy films. Yan, mga horror films. So aside from Bluesang Itim, if kukwentuhan mo ang yung future grandchildren, ano yung masasabi mong ito proud na proud ako dito at saka dito? Ano pa yung mga pelikula? Ako, Bluesang Itim. Rosa Mystica. Puro mga fantasy ito.
At saka ito matatawa ka. Si Zuma. Ako si Galema. Oh, ito. Ano naman to? Pelikula rin ba to, girl? Or... Yes. Oh, okay. I did this before the pandemic, 2020, early year, part of the pandemic, In the Name of the Mother. This was produced by our friend, Harlene Bautista, Heaven's Best. Wow. Directed by the one and only Joel Lamangan. I was with Gardo! Si Gardo! Si Machete! Machete. You won an award here? Thank God. For the Manhattan Film Fest. Sa Jamerica ka pa nanalo. Congrats! Thank you, Pops. A Best Actress and Juror's Choice Awards. How many Best Actress Awards have you won already? All through the years? I don't want to again sound mayabang, pero hindi ko mabilang. Gusto ko rin sa susunod ko interview. Pag in-interview ko, how many Best Actress Awards? Oh, wait ha! Hindi ko mabilang dahil wala akong bibilangin. Ayan. Alam mo, I want to take this opportunity to thank the audience for being with me all these years. Kayo po ang gumawa sa amin. If I may safely say, I'm sure you feel the same, Pops. I thank my producers and the people who have stood by me and supported me and mentored me all these years. And above all, I thank God, all glory be unto God, that we have received the accolade that we are receiving and that we have received in our time. And that's showcase. A lot of hard work for you. Thank Can you God. Imagine, at the age of 3, umaarte na po siya. So you sobrang deserve that Thanks, Hall Pops. Of Fame thank award you. Talaga. And I was also given recently an award by the Film Development Council as Icon Award din. Again, you deserve it. Ako nagtataka lang, dahil pagkausap natin si Snooki, ang malumanay niya, di ba? Ever since naman, ganyan po talaga siya. Sa set, ganyan rin siya. So, saan mo nadadala yung hugot mo pag kunyari you play or portray a contrabida role? Or kunyari, ang acting mo for this particular scene is galit na galit ka. Parang hindi kita kasi ma-picture na galit ka, girl. Alam mo ba, sis, itong mga ganyan mga characters, parang yan ang ginagawa kong outlet for me to be able to express the things that otherwise I prohibit myself to express. Hirap naman nun, girl. Parang hinintay mo munang meron ka eksena, nagalit ka, tapos parang inipon mo yung galit mo, tapos tsaka mo lang lalabas. Ang hirap, Pops. Kaya po siya magaling. Inipon niya ang kanyang mga feelings. Ayan. Ako rin siguro gagaling ko. Sika, iipunin ko. Eh, ito na ngayon. Kailangan mahulaan mo. Tingnan natin kung mahulaan mo yung mga nakasama mo sa pelikula dati through partial shots of their faces. Or katawan, or kamay. Tingnan natin. Guess who? Ako hindi ko mahulaan. Ay, ito parang alam ko. Teka muna, ha? Hindi kay Roderick Paulate. Ah! Si Richard Cepeda. Ay, Richard Cepeda. Tuloy yan nabanggit ko. Richard Cepeda! Alam mo na. Richard Gomez. Alam mo, makahappy sa'yo si Kuya Dick. Dahil inakala mo, siya si Richard Gomez. Hindi ako sure ngayon kung makahappy sa'yo si Goma. Ayan, Richard Gomez. Saka ilang pelikula kayo ni Goma? Madami-dami, no? Kasi parang naging love team rin kayo, di ba? Niligawan ka ba ni Goma? Albert, Richard. Ayoko magsalita kasi baka i-deny niya ako eh. So, parang niligawan siya ni Goma. Ay, bakit hindi ka naman niligawan? At nakikita ko yung mga fairy tale movies niya. Bagay na bagay kayo. Ay, talaga, ito parang kilala ko. Sana wag akong magkamali, Papsa. Pero wait, parang Jimmy Melendez, Alfie Anido. Pero hindi, kung ako nakasama ba? Edgar Mande. Edgar Mande. Uy! A couple of years ago, I interviewed Edgar Mande sa LA. Nasa LA na siya. Happily married and doing very, very well. Ah, ito madami ito. Superman Miguel Rodriguez. Yeah, isa lang ang ganyang itsura, di ba? Ang gwapo-gwapo niya. May crush ako dyan dati. Lahat ba tayo may crush? Pops, lahat naman tayo naka-in love kay... Kasi nga, parang hindi mo alam si Miguel ba to, si Superman ba to, di ba? Eh, ito, tatak na tatak rin naman. Gabby Concepcion. Nakailang pelikula kayo ni Gabby? Yan, madami-dami. Madami-dami ito si Gabby. Kasi love team rin, naging love team rin kayo.
Oo nga, girl. Parang iba ang ngiti mo dyan. Iba, parang spaced out. Hindi mo napapansin pa. Kasi parang bang I'm always in awe of his presence. Parang feeling ko nasa harap, kaharap ko si Prince Charles. Ano magiging feeling mo pag nakita uli kayo ni Gabby, who still looks so fresh, by the way, ah? Seriously speaking, one time in my vlog, sinurprise call ako ni Gabby. Doon pala nga nagsisisigaw ako at halos mahimatay na ako. Kung makita ko pa kaya siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, kailan lang tong surprise call na to? Noong birthday ko. Kailan to? That was last year. Oh my gosh! Oh, so, ayun. So, calling all producers. Alam niyo na po. Oh, ito. Nako. Albert Martinez. Ang bilis ng sagot. Memorize! Memorize it! Ayan. The granny of his face. That was a very popular relationship. Ilang taon kayo naging together ni Albert? 2.5. Pero napaka-intense ng 2.5 na yun, Pops. I don't wanna sound like I'm a kiss and tell. Ito parati akong merong ano ha, disclaimer. Pero isa, 2.5 na yon, mga 3 beses na kami nag-attempt na magtanan, pero hindi natutuloy. Wow, okay. Because bakit hindi siya? Ina-asma. That's true. Ina-asma attack si Albert. Due to ano? Due to stress, due to nervios, due to siguro indecisiveness pa. At ang bata niyo pa noon. Sinagot ko siya at 14, naghiwalay kami, I was 16. I remember that breakup. Tsaka Pops, it was because of ano, strangers in paradise. Ah, nag-away kayo doon. Nagselo siya. Nagselo siya kay Tom Babauta, I think. Meron kaming pictorial sa swimming pool. Long story short, si Tom Babauta nakayakap sa akin ng ganon. Dinatnan ako ni Albert. Nag-walk out siya. Doon na nagsimula ang lahat. Oh, pag nakita ko si Albert, okay. Please send him my love and regards naman, Pops. Oh! It's been years. And of course, he ended up with my best friend, Giselle. You know, ang ganda nga eh, kasi di ba he ended up with a wonderful woman. And nakakatuwa pa na ito kababawan man, pero magkamukha sila ni Giselle. They look alike, ano? Nakakatuwa. And you know, what's touching about this, when I went to Victory to worship, nagulat ako merong tawag na tawag sa akin. Pagtingin ko si Lizelle. And that was the time pa maghihiwalay na kami ni Ricardo. She gave me advice that I will never forget. Nice, nice, nice. Nice to know that. Oh, itong portion naman na to is a new portion. You either say pop if it's okay or flop if it's not okay. Ayan. So, magpapakita uli kami ng mga images and you reply and then you can explain why that is your reply. Okay, go. Ay, Pop. In other words, how are you feeling during this time? Happy ba? Pilit ba ang happiness mo? Ako, Pop, yan. I was in a pictorial. Nakakatuwa yan, Pops, kasi that was 2 days after na ginupit ko yung buhok ko. Yung bangs ko. Ako ang gumupit niyan. Ikaw ang gumupit ng bangs mo? Yes. Wow. Merong show nung araw ko. Naalala niyo, hindi naalala ng mga kabataan to. Face 1999. Meron doon alien ang buhok na pagod. Oo. Yes, yes, yes. Yung na ibang color yung hair. Tama ba? Basta dalawa silang gusto ko. Yung isang nakaganon, tapos yung isang alien na maraming sequin sa eyebrow. Ginupit ko ang buhok ko. In fairness naman sa'yo. Maganda naman. Ano, lumabas cute yata. Oh, okay, next. Ito, pop or flop because hindi ka mukhang happy dyan. Like, not like the first one. Flop na. What were you going through during this time? I love the dress that I was wearing kasi tahi ito ng aking Tita Eden. But flop because I hate wearing dresses. I hate yung telang makati. Yan. Oh, this one, ang ganda ba dito, girl? Nako, dito, flop yan, Pops. Because? Inis na inis ako doon sa makeup. Okay, okay. Sabi ko, ano yan? Parang buhok na nilagyan ng mukha. Oh, ito. Mukha kang fresh dito, girl. Ito pa sa akin, ito pop. Pop. Okay. Mukha kang fresh dyan, girl.
At higit sa lahat, in love ako dito, pa. Oh my gosh! Sino love life mo dyan, girl? Ito ang kapicture ko dito, if I remember right, o baka naman sa notebook, ito ha. Kiyan, ito panahon pa ito ni Albert Martinez. Okay, Papa Albert. Hindi Papa Albert. Ito, girl. Ito tinatawag ko nga tsunami hair. Wala nang mas tataas sa hair mo dyan. Oh, Paps. Ito, mapapaganyan na lang ako. Flap na flap to. Because? Flap na flap. Ayoko mag-pictorial. Kung pwede lang ako mag- attitude. Pero nung araw, bawal sa atin mag-comment eh. Yun nga lang, oo na lang tayo ng oo. Okay, parang bawal mag, ayoko po niyan, or pwede po nipisan nyo, bawal. Correct. Ang bait natin. Oo, kung ano lang yung igawin. Ito, blusang itim na to, tama? This is a pop for me. That very moment is a pop for you. This very moment, favorite scene, yung transformation scene. Kasi maganda ang pagkaka-makeup. As I was telling you, Pops, favorite ko talaga yung mga fantasy films. So, na-thrill ako, na-excite ako yung mga may pa-transformation. Mahirap gawin. This one, 3 hours pa lang kasi makeup. Siguro this took half a day. Wow! Wow, you must really love transformation movies. Wow, that's a lot of hard work. If I remember right, give and take mga half a day. Ito naman. Ano eksena yan? Kami ni Tita Divina sa In the Name of the Mother. Pop? Ay, hindi siya sure. Sadly, lumabas siya pandemic time. So, hindi siya napalabas sa mga regular theater. Saan nga siya napalabas? Abroad. You think there's a chance for them to show it sa Netflix or sa Prime? And it's showing now on YouTube. Oy, girl, blondina ka dito. Ano to? Makeup ko parang may kakapalan. Pira-pirasong paraiso. Pop ito sa akin, Pops. Kontrabida ka dito. Kontrabida. I don't mind playing it na kontrabida. Though, it's not easy to play a kontrabida. Especially for you nga. Ano ang attack mo as a kontrabida? Depende sa ano yung sa role eh. Pero dito, Pops, ang ginawa ko, para siyang floating na kontrabida na medyo may konting eccentricity. Na, you know, very, she's gliding. Okay. Social. Social na kontrabida. Oh, this one. Oh, my children. Oh, your kids! Oh, you have 2 girls. My panganay is 30 years old now, si Samantha, and my bunso Sachi is 27, thank God. You have 2 girls. Can you say you're close to both of them? Kasi I was asked, and I'm always asked this, may favorites ka ba sa mga anak mo? Sabi ko, dalawa lang sila eh. Always say this, magalit nang magalit, but favoritism for me is sick. Kasi pareho yan ang galing sa womb mo eh. How in the world will you have favorites? Okay, sabihin na natin kasi yung isa mas malambing, yung isa mas masikaso, but still, ewan ko, I don't get the favoritism thing. So para sa akin, pareho silang close. How are they different from each other? Si Sam is less expressive of her lambe, of her love. But I know that she loves me and she will really go to the ends to defend me. Si Sachi naman, mas, kasi bunso showy siguro, mas showy. How often do you see them now? As much as I can. Though they have their own place now. Before going to our taping, I just came from their place, Pops. What is your bonding moments? Kasi kami ng mga anak ko, eating out, traveling, and watching movies. Ayan. Us eating, talking, playing games together, talking about life. What kind of games? Sorry. Well, now we're into this Uno. Uno. Uno game. Akala ko video games. Oh. Video gaming din. Ah, talaga? Oo, tinuturuan nila ako. Scrabbles. Scrabble kami once in a while. Cute naman. Ayan. Ayaw nila mag-showbiz. They're not particularly fond of showbiz. Hindi nagman. Hindi nakuha ang dugo ng showbiz. And you've been in the business for how long? Since 3, so ang tagal na. 54 years, 55 years. Doon sa 55 years mo, girl, can you describe how showbiz treated you? I've always been treated with concern, with understanding, with love and support. I'm thankful that nakatagal ako ng ilang taon na nakatagal ako ngayon because I love acting, but it's not necessary that I love everything about showbiz. I hate manipulation, I hate the hypocrisy, I hate the long
working hours na kumisan hindi na makatarungan. Yun sana yung wini-wish kong mabago. Yung I wish sana that our filmmakers or producers or the people who are in higher authority to be more considerate of the actors. I feel for the talents, I feel for the crew members na they don't have the luxury of having a standby area. Eh, lalo pa ang init ng panahon, malamig. Hindi na natin makontrol yung pagka-weird ng weather ngayon. Alam nyo, ang hindi nyo pinakita, yung movie namin ni Snooki. Artemio Marquez directed it under Regal. And Sa Puso Ko Hahalik Ang Mundo. I sang a song in this movie, written. Towards the end. Will I See You Again? Yes, yes, yes. Pops, alam mo yung scene, yung pumapasok ako sa auditorium na naka-wheelchair. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Naka-wheelchair siya, kumakanta ako. Sila lapitan niya ako, umiiyak ka, girl, di ba? Bakit naiyak ako sa kanta mo? It was a very successful movie, I remember that. I think we had nothing to do with the success. It was really the heart. Yun eh, yung puso talaga, Pops, Well, maraming salamat sa iyo, Snooki. Thank you so much for taking time out. It was so nice to reminisce and look back sa mga wonderful moments. Lalo na with you, I have been a fan of Snooki Serna since she was a child, like I said. It's very rare that we see somebody who started out as a child star and who's still here, very, very rare yan, ano. Kukonti lang kayo in our business. And I think that's a lot of course, God, and of course, talent. May involved na talent dyan. And your hard work. Thank you. So maraming salamat po. Special thanks to Bundle of Joy Studio here at 146 Scout Ralios Extension Quezon City for having us use their studio. Maraming salamat din po for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, of course, this new vlog of ours and make your comments. Until our next vlog, don't forget, anything and everything in life is possible. Just make it happen. Goodbye, guys. Until the next time. Maraming salamat, girl.